isang napakalaking balita ang pagkamatay ni Kaoris. Sa amot sari rin ang naging reaksyon ng taong bayan. Para sa karamihan at mga biktima ng mga komunista, isa itong tagumpay. Para naman sa mga kasamahan ni Kaoris, isa itong dagok sa kanilang planong pagtibayin ang presensya ng mga komunista sa bansa. Lalo na't ilang araw matapos sa kanyang pagkamatay, tuluyan ang nabuwag ang guerrilla front malayag nang sumuko ang 11 miyembro nito sa Maramag Bukidnon noong 19 ng Nobyembre taong 2021. Sa mga nakaraang taon, maraming tagumpay ang nakamit ang sandatahang lakas ng Pilipinas laban sa CPP-NPA. At ngayon, mas napapalapit ang kampanya kontra insurreksyon sa ugat ng mga komunista. Mas nagiging porsigido ang kasundaluhan na tapusin na ang kalahating siglong digmaan. We want to end this problem within the term of the president. Naghahabol man sa oras positibo ang hanay ng militar na patuloy nilang magagampanan lahat ng kanilang mga tungkulin sa hinaharap. At sa katapangan, maihahatid nila ang kapayapaan di lamang sa isla ng Mindanao, kundi sa buong bansa. Sir, ano ang impact ng pagkapatay kay Kaoris? At totoo ba yung narinig namin na talagang no let up at isusunod nyo na ang asawa ni Kaoris? Yes, malaking dagok sa hanay ng CPP-NPA-NDF ang pagkamatay ni Kaoris. Mm-hmm. Sa ngayon, sa nakikita namin ay wala pang pumalit kay Kaoris mm-hmm. sa kanilang organisasyon. Mm-hmm. At sa ngayon ay... Bakit wala pang pumalit? Eh, kailangan may dapat papalit. Oo. Naniniwala kami na ang papalit sa kanya dito sa area ng Northern Mindanao mm-hmm. ay ang kanyang asawa okay. na si Maria Malaya. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Kami po ay nagkaroon ng press conference. Mm-hmm. No? Binanggit ko na nakikiramay po kami sa pamilya ni Kaoris mm-hmm. sa pagkamatay niya. No? Mm-hmm. Dahil nga nabanggit niyo direct na Pilipino pa rin siya. No? Mm-hmm. So, of course, naikisimpatya kami sa kanila, mm-hmm. sa pamilya, pati na rin sa kanyang party wife, no? Okay. Yung asawa niya sa partido okay. na si Maria Malaya. Okay. Pero at the same time, ako po ay nagbigay rin ng warning sa kanya mm-hmm. na mas maganda na mag-surrender na lang siya. Mm-hmm. No? At para ma-enjoy niya yung benefits ng ECLIP or yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program, mm-hmm. instead na matulad siya sa nangyari sa kanyang asawa na si Kaoris. Of course, no, in the overall development ng ating bansa, mm-hmm. dahil nga itong meron tayong insurgency okay. na hinaharap, ay malaki yung pera na ginagastos ng ating gobyerno just to address them. Okay. In fact, dun niya sa ginawang programa ng NTF-LCAC, mm-hmm. ang laking budget ang inalat ng ating gobyerno mm-hmm. para dun sa mga barangay mm-hmm. Na affected nitong insurgency. But sir, I am sure a lot of the barangay officials will be disappointed because right now, ay dinefund yata ang budget for LCAC. How does it feel? Kayo, nakikita, kayo ang nasa front line, nakikita niyong gaanong pangangailangan. Hindi pa naman na-defund kasi nasa Kongreso pa no? Okay. yung deliberation. But I hope na sana ay ibalik naman yung pondo mm-hmm. na mm-hmm. dun sa original na plano natin for mm-hmm. the year 2022. Kung ito po ay mawawalan ng pondo, ay napakalaking drawback dun sa ating kampanya. No? Mm-hmm. Dahil alam niyo po, yung insurgency, mm-hmm. One of the reasons for people joining itong armed conflict ay dahil nga nararamdaman nila na walang pakialam ng gobyerno. May mga NPAs na pupunta dun sa lugar nila at sasabihan sila na, oh, tingnan nyo, walang ginagawa yung ating gobyerno. Mm. Sometimes, nare-recruit sila. Mm. But if we can deliver the basic services sa ating mga taong bayan, mm-hmm. hindi sila gutom, may trabaho sila, then mm. they can, hindi na nila isipin na sumali pa sa New People's Army. Having said that, sir, I just would like to clarify this. Kasi you keep on saying na maraming mga NPA na talagang extortion ang kinabubuhay. But why not zero in on those who provide them the money? How useful is the anti-terror law? Yun, hindi nyo ba iniisa-isa itong mga kumpanya na
nasususpetsahan nyo na nagbibigay ng pera para sa operations nila. At alam nyo po yung pronouncement ng DILG ngayon, lahat ng mga politiko yeah. ay kailangang huwag papatol sa permit to campaign tama. And permit to win. Tama so what's yun. Your take on that, sir? Yes, tama yun, Direk. In fact, we have a big effort, mm-hmm. no? Ang ating gobyerno to go after these supporters, no? Mm-hmm. Because we have the anti-terror financing law. Okay. No? At ito ay ang batas na pwede nating gamitin mm-hmm. doon sa mga mapatunayan natin na mga kumpanya mm-hmm. or mga individuals or mm-hmm. even mga politicians okay. na nagbibigay ng support sa New People's Army. But in your assessment, natatakot ba sila ngayon? Bumaba ba yung pagbibigay nila or patuloy pa din? Well, dahil sa nakikita nila na kampanya natin laban sa mga armadong grupo. Okay. Ay medyo bumababa na ang collection nila okay. no? or yung extortion nila. Okay. At yung mga kumpanya na rin ay nagiging mas bold ngayon mm-hmm. na hindi na magbigay yung tinatawag na permit to campaign and okay. permit to win okay. ng New People's Army. These are just kumbaga mga gimmick nila ito mm-hmm. para makalipon ng pera. But hindi naman kailangan ito eh. Kaya sinasabihan namin yung mga kandidato natin sa especially dito sa area namin mm-hmm. na huwag silang magbigay. Sir, bago napatay si Kaoris, meron kayong nasamsam ng mga dinamita. Maraming mga barel at maraming mga bala at mga anti-personnel mines na nakuha. Sa tingin nyo ba, marami pa rin mga nakatagong, naka-impact na mga pasabog at naiwan na mga panggera si Kaoris. Gaano pa kalawak ang kanilang organisasyon dyan sa natitira ngayon? Marami pa silang naka-imbak na mga kagamitang panggera. Mm-hmm. No? Mga baril, mga bala. Kung matandaan nyo, Direk, marami tayong na-intercept na mga bala ng AK-47. Mm-hmm. No? I think mga 3 months ago dito sa Butuan City, mm-hmm. Mga 5,000 rounds ng bala ng AK-47. Para saan yun? Para sa mga NPA ito. Okay. Before that, meron pa ulit tayo na intercept mm-hmm. dito naman sa may Surigao na mga bala din. Mm-hmm. Around 5,000 rounds din. Okay. So, ibig sabihin ay talagang yung pera na na-extort nila, mm-hmm. ginagamit nila pambili ng mga bala, ng mga baril, mm-hmm. ng mga dinamita. So, you are sure that you can hit the target before 2020, bababa si Presidente, ay masold na ito insurgency? We will do our best. Mm-hmm. We will do our best. At mm-hmm. Sa rate na nangyayari ngayon, nationwide, mm-hmm. We believe we have a big chance to hit our target. Mm-hmm. Can we say, pag nakuha ninyo ang asawa ni Kaoris na sinasabi niyo, posibleng siya ang pumulit, ito'y mas masasabi natin na mahinang-mahina na ang kilusan? Yes. Baka marami pa mga commanders na hindi pa nahanap, sir? Marami pa mga commanders nationwide yan, no? Uh-huh. Meron sa Samar, meron sa Negros. Aha. Uh-huh. Sa Cordilleras, but itong mga ito kasi dito talaga ito yung mga kumbaga leaders nila na nagsusupport ng buong kilusan nila. Mensahe mo kay sa asawa ni Kaori, sir, at sa kanyang mga kasama na nasa bundok hanggang sa ngayon? Yung aming panawagan po sa mga natitirang miyembro ng New People's Army is that mag-surrender na lang po kayo, no? At nang sa gayon ay ma-enjoy ninyo ang mga benepisyo under the ICLI program. Ano po itong mga ito? Merong pabahay, meron pong livelihood program, pwede pong magkaroon ng scholarships para sa mga anak ninyo, at magkakaroon din po kayo ng tsansa na magtrabaho bilang sundalo, bilang pulis, bilang CAFGO. May mga tsansa po kayo pwedeng pasukan ng mga trabaho. Mm-hmm. And kung hindi po kayo mag-surrender, ay maghanda na lang po kayo at baka matulad kayo kay Kaoris. At sa mga tumutulong sa NPA, mga politiko, mga negosyante, mga kontraktor, meron kayong warning sa kanila, sir? Sa mga nagsusuporta rin po sa New People's Army at sa CPP-NDF, kami po ay nananawagan sa inyo na ihinto na po ninyo yung pagsuporta sa kanila.
dahil habang meron po silang suporta na nakukuha, ay patuloy pa rin silang bibili ng mga armas, ng mga dinamita, ng mga bala, no? That can be used not only against soldiers and police, but even innocent civilians. So, huwag na po tayo magsuporta sa kanila. And why is it very important, sir, na kailangan natin ang kooperasyon ng mga civilian? Alam niyo, yung approach po natin sa insurgency is really the whole of nation approach. Mm-hmm. No? Itong problema ng insurgency is not a military problem. Mm-hmm. It's not a police problem. Mm-hmm. But it is the problem of the entire nation. Mm-hmm. Kaya ang solution po is that lahat tayo dapat magtulong-tulong. Ang ating gobyerno, mm-hmm. the private sector, and the ordinary citizens mm-hmm. should help together mm-hmm. para matapos na po natin once and for all itong mm-hmm. problema ng communist armed conflict. At sa inyo pong mga sundalo na handang ialay ang kanilang mga buhay sa paghahabol sa mga kailang habulin na kalaban ng pamahalaan. Nakikiramay kami direct dun sa mga pamilya ng mga namatay nating sundalo dahil sa pakikibaka laban sa CPP, NPA, NDF. Mm-hmm. But marami pa tayong trabaho, mm-hmm. kaya mag-focus tayo sa ating trabaho mm-hmm. dahil malaki ang tiwala ng ating bansa, ng ating mga kababayan sa atin. Sir, hindi po kailan na malapit na po ang eleksyon. Tayo pipili sa ating susunod na mga leader. Paano ma-assure ng mga mamamayang Pilipino na kayo ay hindi magpapagamit sa mga politiko at mananatiling tapat sa ating konstitusyon? Talagang very strict ang ating Department of National Defense, ang ating Secretary of National Defense na si Honorable Delphine Lorenzana. Okay. Dito sa when it comes to the election. No? At ang bilin niya sa amin mm-hmm. is that dapat hindi magpagamit ang ating kasundaluhan mm-hmm. sa mga politiko, sa mga kandidato ngayong mm-hmm. election na ito. Dito sa aming division, gumawa na kami ng Task Force Hope. Mm-hmm. Ang ibig sabihin po ng hope is honest, mm-hmm. orderly, peaceful mm-hmm. elections. Mm-hmm. Hope. And at the end of the day, kayo po ay mag-a-assess sa lahat ng mga nagawa natin at na-accomplish natin. Sa tingin niyo, sir, ano pa ang kailangan patunayan ni General Bronner na siya ay naging haligi para sa pagkakaroon ng kapayapaan dito sa AOR ng 4th Infantry Division? Yun na lang po yung aking target, ano, na talagang dito sa area ng 4th Infantry Division ay as much as possible, we attain our objectives in the most peaceful way. Mm-hmm. Kaya talagang yung aking panawagan sa mga natitirang miyembro ng New People's Army na mag-surrender na lang, mm-hmm. no? Ay talagang seryoso. Seryoso ako sa panawagan na yun. And mm-hmm. I am sincere. Mm-hmm. Wala. Yung iba ko kasi na mga miyembro ng NPA, ayaw nila mag-surrender dahil natatakot sila. Tinatakot sila mm-hmm. mismo na ang sinasabi sa mga members nila is that pag nag-surrender kayo, mm-hmm. papatayin kayo ng mga sundalo. Mm-hmm. Tutorturin muna kayo, then papatayin kayo. Mm-hmm. Hindi po totoo ito. Mm-hmm. No? Mm-hmm. And this will be proven mm-hmm. by the former rebels mm-hmm. na pwede niyong kausapin. General Bronner, maraming salamat sa inyo. Sana po ay magtagumpay lahat ninyong mithiin sa inyong mga misyon. Maraming salamat din, Direct. And I hope that sana dito sa mga mensahe natin na ito, ay mapaabot natin ito talaga dun sa ating mga desired na mga audience. Patuloy ang military operations ng Philippine Army sa lahat ng red area sa bansa. Handa silang makidigma kung kinakailangan. Gayunpaman, mas higit pa rin pinananaig ng sandatang lakas ng Pilipinas ang mapayapang paraan sa pagwawakas ng terorismo. Sa kasalukuyan, masinsinang sinusubaybayan ng taong bayan ang bawat hakbang ng militar at ng pamahalaan. Dahil panahon lamang ang makapagsasabi kung talagang nakarating ang Pilipinas sa simula ng wakas.